So what's up mga ka-Bloom and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, it's all about window type aircon po. Speaking of aircon guys, no, ang kakibat po niyan is summer season. So lahat po tayo ramdam na po natin na sobrang init na po ng panahon and marami po sa atin na nagbabalak bumili ng aircon. So guys, for today's video nga po, magbibigay po ako ng idea or tips kung ilang horsepower po ang bibilin po natin base po sa laki ng area or room na paglalagyan po natin. Kung tayo po ay bibili ng aircon, mahalaga po na malaman po natin kung gaano kalaki yung room na paglalagyan po natin or ilang square meter po. Mahalaga rin po na malaman po natin kung ilan po yung height ng ating paglalagyan. So, ang pinaka-standard po dyan is 8 to 9 feet. Pero ang pinaka-common na nakikita po natin sa mga bahay ngayon is 9 to 10 feet. Meron pa ngang nasa 12 feet yung height ng kanilang ceiling. Iko-consider din po natin kung kailan natin gagamitin yung aircon, sa araw po ba or sa gabi. Kung sa araw po, nasa direct sunlight po ba yung room na paglalagyan po natin ng aircon. And then guys, ang isa pa na iko-consider po natin sa pagbili po ng aircon is yung division ng ating room. Kumbaga lahat po ba yan, semento lahat. Or baka naman may yero, plywood at saka kahoy yung division ng ating room. Lalong-lalo na po pag gagamitin po natin sa araw. And then guys, yung pinakalas na i-consider po natin sa pagbili ng aircon is yung heat load, yung additional heat load. Number one dyan is kung ilang tao ba yung matutulog sa kwarto, and then may mga appliances po ba doon? May ref po ba doon sa loob ng kwarto or may TV po ba? A few moments later. So guys, to sum up po sa lahat po ng aking mga sinabi, no, baka naman po mataas yung ceiling ng inyong room na paglalagyan, direct sunlight po siya, gagamitin nyo sa araw, madami pong matutulog sa room and may appliances po sa room, mahalaga po na mas mataas na horsepower. It's either mag-add po kayo ng 1 horsepower to 1.5 horsepower para po mapalamig niya po yung room. Pero guys, kung nasa standard size lang po yung room na paglalagyan po natin ng aircon, kumbaga dalawa lang naman po kayo matutulog sa kwarto, hindi naman direct sunlight kasi sa gabi nyo lang po gagamitin yung aircon, wala namang mga appliances, cemento naman yung division ng inyong room, syempre kung ano lang po yung suggested na aircon or horsepower sa room nyo, yun lang po yung bibilihin yung aircon. A few moments later. So ito na guys, isang mabilis lang po ito. Tamang horsepower base po sa laki ng room or kwarto na paglalagyan po natin ng aircon. So disclaimer lang po guys, lahat po ng babanggitin ko po dito is standard size versus sa recommended area. So kagaya ng sinabi ko kanina, mag-add po kayo ng horsepower kung kinakailangan, depende sa sitwasyon po. So for 10 square meter na room size, standard size ng room guys is, ang suggested is 0.5 horsepower. Pag naman 10 to 15 square meter po yung room size po natin, ang suggested po is 0.75 horsepower. Kung 16 to 18 square meter po yung room po natin, ang recommended horsepower po dyan is 1 horsepower. Pag 19 to 25 square meter yung room po natin, ang suggested po dyan is 1.5 horsepower po. At kapag 26 to 35 square meter yung room po natin, ang suggested po dyan is 2 horsepower po. And then guys, last but not the least, if yung room size po natin is 36 to 42 square meter, ang suggested horsepower po na bibilin po natin na aircon is 2.5 horsepower po. A few moments later. And then guys, in addition lang po sa sinabi ko pong if nasa standard size lang po yung room na paglalagyan po natin ng aircon, kunwari po, ang suggested po sa inyo ng salesman is 0.75 horsepower, maaari lang po na gawin nyo na pong 1 horsepower dahil sa iba na po yung init ng panahon ngayon. Or gawin nyo ng 1 horsepower higher than 0.75 na nasuggest. Kasi baka mamaya maging 4 na kayong matutulog sa kwarto, dating 2 lang. Kumbaga, yung aircon na nabili nyo meron pang ilalamig. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. I hope na nakatulong po sa inyo itong vlog na to. Maraming salamat po sa inyong panonood and hanggang sa muli. Bye!